Muli ay bumabati po ako ng isang magandang araw at welcome sa panibagong edisyon ng ating Vlogospel. Sandali po tayo yung kod at tayo manalangin. Sa iyo aming Diyos, ang iyong pangunguna, tulungan mo po kami. Banal na Espiritu, inihingi po namin ang iyong kapangyarihan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Ang ating pumpaksa sa umaga nito ay ang ikalawang bahagi ng ang trahedya. Nakita po natin na ang tao ay dumanas ng isang malaking trahedya dahil sa isang malaking pagkakamali. Ang tao ay nakinig sa kung anong sinasabi ng Diablo at hindi sila nagtiwala sa salita ng ating Panginoon. At dahil doon, sila ay nagkasala, nalabag nila ang kaisa-isang kautusan ng Panginoon na naging dahilan upang magdulot ng maraming pinsala at pagbabago sa buhay ng tao. At ngayon po ay titignan natin ang ilan pa sa naging masamang bunga, naging masamang epekto ng pagkakasala niyon sa buhay ng tao. Dito po sa Genesis chapter 3 verse 8 hanggang 10 ay ganito po ang sinasabi. Pagkadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa labanan si Yahweh. Kaya't nagtago sila sa kawiyan. Katapwat, tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa ardin. Nagtago po ako sapagkat ako yubat, tugon ng lalaki. Ang isa sa unang naging epekto, ang tao ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Nasira ang relasyon ng Diyos at ng tao. Di na kaya kumarap ng tao sa Diyos. Ganun din dito po sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 16 hanggang 19, ganito po ang sinasabi. Sa babae naman ito ang sarisay, sa pagbuntis mo ay may hirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluan. Ang lalaking ito na asawang hira, susundin mo lagi habang nabubuhay. Hinanap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, sapagkat nakinig ka sa asawang hira, nang iyong kainin yung bungang bawan, sa nangyaring ito, ang lupang tanim ay aking susumpain magpakailanman. Ang lupang ito para pagalihan, pagpapawisin mo habang nabubuhay. Mga damutinig ang iyong anihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Upang pagalihan ang iyong bukirin, magpapakahirap ka hanggang sa malibig. Yamang sa alabog, doon ka nang galing. Sa lupang alabog ay babalik ka rin. Ito pala ang dahilan kung bakit tayo ngayon sa panahon natin hirap tayo, ang mga babae, sa kanilang pagdadalang tao. At ang mga kalalakihan ay kinakailangan pagpawisan ang mga bagay na kanilang kakailanganin. Bunga ito ng kasalanan ng tao. Ganoon din po sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 24, ganito po ang sinasabi. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay ng kerubim. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. Isa po ito sa hindi naging magandang bunga ng pagkakasala ng tao. Nawalan po tayo ng karapatan upang manahan sa paraiso, sa Eden, ang isang napakagandang lugar na ginawa ng Diyos para sa atin. At ang isa po sa pinakamabigat ng naging bunga, ang tao, pagkatapos na siya magkasala, naranas ng kamatayan. Ito po ang sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang limang buong kahoy sa lamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Huwag na huwag mong kakainin ang buong iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang ibig sabihin, ang tao sana ay hindi daranas ng kamatayan kung hindi niya nalabag ang kautusan ng Panginoon na ibinigay para sa kanya. Ganito rin po ang pahayag ng Apostol Pablo sa aklat po ng Roma, chapter 5, verse 1. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Mga mag
magulang at mga kapatid. Marahil, isa ito sa pinakabigat na naging bunga ng pagkakasala ng tao, ang pagkakaroon at ang tayo ay dumanas ng kamatayan. Sa susunod na edisyon, titingnan po natin kung ano ang kamatayan. Muli, nandito po ang vlogger, be safe, be connected, let's magnify the Lord.